Ma-apply po muna natin ang mapag... Ma-apply po muna natin ang... So, hindi po siya absolute. Ano siya, Wilkins? See you in our next video. See you in... sa aming mga different social media accounts. And see you in our next video. See you in our next video. See you in our next video. 'Hello guys, I'm Mikoy Moral from ABPH, and for today's video, we're going to talk about nitrogen cycle. So stay tuned. So in this video, we're going to explain you the nitrogen cycle in easy way. Sa mga gustong mag-keep ng freshwater aquarium, freshwater fish, at aquatic plants, we highly recommend na pag-aralan natin ito kahit yung basic principles lang. Kung mapapansin nyo sa mga river, pond, rainforest, even sa marine, sa ocean, meron silang ecosystem. Yung ecosystem na ito ang nagiging dahilan kung bakit nabubuhay ang mga animals, plants, or even insects sa isang geographical area. So ganun din po sa ating home aquarium. Kailangan muna natin na ma-prepare yung tamang environment na paglalagyan ng mga isda or ng mga plants na gusto nating alagaan. So nitrogen cycle is the responsible for creating the ecosystem inside our home aquarium. Isa siya sa mga key factor para maging stable at healthy yung mga fish natin as well as yung kabuuan ng aquarium. So meron kaming ipapakita sa inyo na graphics para mas madali natin siyang maintindihan. Meron itong 4 stages. Stage 1 ay yung pagpapakain natin sa mga isda. After nilang kainin ng mga fish food at may excrete, eventually natunaw at nahalo sa tubig, ito po ay magiging ammonia. Ang ammonia ay isang toxic chemical component na nakakamatay sa mga isda. So kailangan po natin itong ma-convert sa less deadly chemical component, which is yung nitrite. Stage 2 is converting ammonia into nitrite. Nitrite is somehow little less deadly as compared sa ammonia. Mako-convert natin yung ammonia to nitrite sa pamamagitan ng nitrosomonas bacteria. Stage 3 is converting nitrite to nitrate. We can convert nitrite to nitrate sa pamamagitan ng nitrobacter bacteria. Nitrate levels should be less than about 20 ppm or 20 parts per million in order to ensure na healthy ang mga fish natin. Stage 4 is how to get rid of nitrate. So hindi naman masyadong delikado ang nitrate sa mga isda, pero kailangan pa rin natin silang ma-eliminate dahil naiipon kasi ito sa mga aquarium natin at eventually nagiging toxic din sila. So how to eliminate nitrate? First option natin is frequent water change. 50 or 30% water change weekly can reduce the amount of nitrate into safe levels. Second option to eliminate nitrate is adding aquatic plants. Plants can absorb nitrate through their roots, leaves, or stems. So babalik tayo sa stage 2 at stage 3. Dahil kailangan natin malaman kung paano magkakaroon ng nitrosomonas bacteria at nitrobacter bacteria. Dito na papasok yung biological filter or biofilters. The biofilter houses these nitrifying bacteria. The biofilter is the primary site where biological nitrification occurs. So we're going to show you an example of biological filter. This is a lava rock, a very porous igneous rock that can fit inside your aquarium filtration system. It provides a lot of surface area for beneficial bacteria to colonize and grow. Ito yung biological filter na tatahanan ng mga beneficial bacteria na magko-convert ng ammonia to nitrite, then nitrite to nitrate. Kung wala itong mga biological filter natin, hindi magiging successful yung kabuuan ng nitrogen cycle. Eventually, magkakaproblema tayo sa fish, nagkakasakit sila at namamatay. So paano naman magkakaroon ng beneficial bacteria ang mga biological filter? Step 1 is increasing oxygen levels.
You can make the oxygen levels high by increasing the surface agitation into your aquarium. Just like your fish, kailangan din nila ng dissolved oxygen para mabuhay inside your aquarium. Number 2 is let the filter run. It's a good idea to let your filter running during the nitrogen cycle. Filtration will keep the water crystal clear and clean, as well as dito rin sa loob ng filter, magko-colonize yung beneficial bacteria. Just let it run for 3 to 4 weeks, automatically magkakaroon na ng bacteria yung surface ng biological media due to nitrogen cycle. Take note lang po na bago po tayo mag-start ng nitrogen cycle, kailangan po natin ng source of ammonia. Kung wala pa po tayong isda sa loob ng aquarium, pwede po tayong maglagay ng fish food or flakes, then hayaan natin silang ma-decompose sa loob ng mga tank at eventually magiging ammonia. That way, mag-start na ang conversion ng ating nitrosomonas bacteria at nitrobacter bacteria. Ayun, sana po may natutunan po kayo sa video na ito about nitrogen cycle. At additional notes na rin po sa topic na ito. So, hindi po siya absolute. Meaning to say, marami pa pong way at process para magawa at masimulan natin ito. Like adding dead shrimps and different biological supplements. Pero itong in-explain po namin na ito, ito na yung pinaka-basic principles niya. Yun lang po, and don't forget to subscribe to our YouTube channel at sa aming mga different social media accounts. See you in our next video!